na po kami ngayon sa palengke at mamimili po kami ng gagamitin sa pa-order namin ng relleno ng bango. So ayan po, ang ibablog ko po ngayon ay paano gumawa at magluto ng relleno ng bango. So tara po, punta na po tayo sa palengke. Naka-order na po ako, inaantay na po ako. So ayan mga kapudi, nakabiyo lang po kami. Ayan. So walang makakarama sa checkpoint. So isasabay ko na rin po yung magbibigay po ng ayuda ni Mamita doon po sa isang vlogger kay Inday Mama's Vlog. Ayan, nagpa-premium po siya at nanalo po ng 1,000 pesos. Hindi po siya na agad na isabay ko sa ipapagpinadala kasi po ano, hindi pa po siya agad nag-reply. So ayan, hindi tayo sa checkpoint. Nabublog kami. Ano boy? Mamalengke lang kami. Mamalengke lang pang order. So yun. Paraan po tayo mga kaputi. Nakilala naman po kami. Eh, pag po hindi kasi kakilala, raniwan, minsan kahit po kakilala, hindi rin nakakaraan. May kick nga po ngayon. So yun, pinaraan po kami ni... Ano pangalan nun? Si Larry, no? Tentay nyo lang ah. Larry ko na kapatid po yung nakaklase ko noong elementary. So, sila po ay barangay official. At, ayan, kaya po kami naka Neo ay, ayan, nagpagawa po kami ng panibagong sidecar na medyo mas maluwang. Yung pong pwedeng lagyan ng mga bilao sa hanggang likod ng motor. Parang style, ano ba, karamacho pero may cover po siya tsaka bubong. So, yung binaklas na po. Tara na. Hala ko, gusto mong pang matulog dun. Ha? Ayan, kaya po tayo. Pangalan. Ayan, gagawin po ni Kuya Doming. Ay, sexy. Tumatawa na nga. Ay, wala nang sexy. Ay, pakikita ko lang po sa aking kaibigan. Rena. Ayan po, Rena. Ate Rena, ayan po yung bangas mo. So, ayan po. Nakita pa ni Kuya Doming, eh, tiwala naman ako kay Kuya Doming. So, ayan, gagawin po. Kakalis isan, tsaka... Ayan, pakikita po kung paano... Palabasan naman. Panonood ko yan! Panonood ko yung si Kuya may import saka export. Sabihin po natin yung mabuting gawa yan hindi man ako makikilala. Tanggalin mo yung mask mo. Ayun. Oo, diba? Pwede mo tanggalin yung mask eh. Wala ka namang kausap eh. Kapag pala yung kilabi ko. Ayan, kakalisingsan po muna ni Kuya Domi. Ha? Nagkagagawa sa bahay. Eh, yun o, nagtatanim-tanim. Nanonood ng, ano ba, telenovela ba yun? Oo, oh, naiinip na nga eh. Ay, inip. Gusto nang magtinda eh. Kaya lang, hindi nga pwede. So, ayan po. Mga kasamahan ko pong tindera. Ano si Manjo? Susunduin ka ba? Tataw sa init yun. So, yung madaling araw, nandito pa rin. Eh, matuloy magbalahibo tuloy. Magkaliskis Kuya Doming, matuloy. So ayan, nagpa-order na po ako agad ng 12 piraso. Sa ano po siya, 2 piraso sa 1 kilo.
Tapos bibili pa po tayo ng mga sangkap. Medyo mahal po ngayon ng gulay, lalo na kung galing ng Baguio. Dahil po nag-uulan. Kaya si Eva. Yeah, mga kasama ko pa yung nagtitinda ng tilapia. So dati po, ito po yung pwesto ko. Yeah. Ito po yung pwesto ko dati. Ngayon, nabenta na. O, oh, kasama ko. Eh, nagbiyo lang kami kasi binaklas yung sidecar. Namimiss na yung pusa niya ron. Andyan, dyan ba nakatumulo yung mga pusa? Sa butega mismo nyo. Oo nga, lahat. Isa na lang nakita mo anak. Yung kulay orange at saka puti. Isang anak lang, tsaka yung ilan yun. Meron nga, kabibili ko lang. Kabibili ko lang. Bumili ako ng marami. Ayan, tuloy magbala, magbalahibo na naman tuloy, magkaliskis. Uy, si ate, ano eh, oh, tatatlo eh, huwi mo na lang yan, mayaman ka naman eh. Si Bebe man eh, mayaman na si Bebe. Oo nga eh. Magkadumus. Pupo lang eh, no. Ayan si Bebe. Nag-iisa na lang ba si ate, ano ba, natitinda pa si ate Minyang? Oo, oh, tinda rin. Dito, dalawa na lang silang titinda ng hito, ano? Wala na sila. Okay, wala itong pangkawas doon. 400 na nga lang eh. 450 yan eh. Magkabawas lang ako at doon. Kawasan mo ng ulo. Kawasan mo ng ulo. May bigyan lang ang pangkawas. Tatanggalin na yung bituka niyan. Eh, pakiipo na lang sa pusa, ano? Saka sa aso. So, ayan, tinatanggal po niya yung bituka at asang. Ayan. Ayan ang nanilimot ng mga bituka. Ayan. May kamay ni kay Doming, oh. Babad na babad na, oh. Yeah. Ganyan ang masisipag. Napapagbal lang, boss, yan. Ha? Nila ang mababag na ako. Ni boss? Lamar. Eh, yan ako. Itatag ko kay, ano, kay Ricky. Kay paring Ricky. So, yan. Shoutout to po kay Ati Nenet, at saka kay paring Ricky. At saka kay Mar. Kaya susumpitin mo na, yan talaga panungkit niyan. Yan, paikot. Para lumuwag po yung laman ng bango sa loob ng katawan. Yun, pinipiga. Yun ngayon po yung igigisa natin. Kaya, ano, sanay na. Isa pa, lalakihan po natin mga kabuti ng pan. Ayan. Ay, YouTube. Ay, mga panood nyo sa TV. Sa YouTube. Nakasama kay Boy Logro. Shout out ping ping ping. Shout out na Boy Logro. Dahan-dahan pa rin. Ayan. Hindi, yan lang yun. Mabilis para ma... Tuktok po niya parang spatula sa loob ng bangus, saka paikot-paikot niyang ayan o, saka pipigay nakuha ng doon.
Boneless, mag-boneless, sanay ka rin. Hindi. Mag-boneless ng bangus. Pwede rin. Ha, sanay ka din. May bilang ba yun? Yung tinik, binibilang mo ba? Hindi na. Hindi sila nag-boneless. Si Kuya. Matagal yung pagka-boneless. Yo, binabaluktot pa yung buntot bago pigain para madaling iniwala yung laman sa katawan. Ayan, bali, labing dalawa, mga sampu na yan. Napapapanganga sa'yo, Kuya Domi, mga bata. Ayan. Parang ano lang ah, yung ano ba yung nasa lata na ano, maling. Pag pinaktak eh, isang diretong ano-ano, labas. Yung makikita kanya na kami. Oo nga ano. Ayan, pag-uwi po natin ay diretso visa na po tayo. Tapos mga pa ng mga dahon, yun, kaya rin na. Ngayon naman, magbabayad na tayo. Ayan, bubukot po niya yung mga laman. Ano bang isda to? Bakuko. Ha? Bakuko. Bakuko? Ah, yan ang bakuko. Ngayon ko lang yata nakita yan. Ah, saan mo magkasama yan. So, yan po yung mga tinda niya. Yan. Mga seafood. Puset, hipon. So, ayan, yung mga taga-Baliwag, o malapit po dito. Ito lang po ito sa Pasilio 4, ano? Pasilio 4 ka ba? Pasilio, Pasilio 4. 3. Ah, 3 lang ba? O, Pasilio 3. Ayan. Ayan, ano nga? Ano? Mura na kaming binentahan. Feeling ko po, hindi 160 kilo ng bangus. 160 lang binigay. Nalugi pa. Binigyan pa kami ng... Ano ba ito? Dalagang bukid, isang bangus, at saka, ah, dalawang dalagang bukid, no? Dalawang dalagang bukid. Yan. Thank you very much, Kuya Dome. God bless you. Bye-bye. So, ayan, mga kapuni. Galing na kami palengke. Papunta naman kami ng M2GM. So, pinap na kami dito sa M2GM na kasi one way. So, baka hindi na pang mag-video sa M2GM, baka bawal po. Kasi buwan na po kasi nakapag- Kapag video ko pero hindi ko napapansin. Kasi yung video lang po kasi makapansin na po tayo. Alam niyo naman po kung ano ng pera yun. Medyo may fit. So, ayan. Saan muna po tayo sa Emlong Year. Tapos, punta tayo ng bangko. Luhulugan tayo. Tapos, punta tayo ng 7-Eleven para sa GCash. Emlong Year. Yan na. Dito na tayo. Baba muna tayo. Oh! Kailangan ka rin. Sige. Pero po BPI dito, BPI Family Savings Bank. Pero yung isa po ay, ewan ko pa kung anong tawag doon. Pero isang bago, isang luma, nakalahan. So, doon po tayo sa luma, BPI. Maghuhulog tayo na nakautang. Siyempre,
at hindi naman po ganun kalaki ang ating sahod sa YouTube. So, ayan, pero malaking tulong po yun. Malaking tulong po yung panonood niyo po sa amin. Siyempre, bawal na naman mag-video. Kaya, pagdating sa loob, stop na naman po tayo, mga kapudi. Ako, ito po yung lagi ko nakikita, oh. Ito mo nga yan, bigyan ko. Ito lang. Sena, paano ba ipaano? Kasi po, nakuha ko. Tagarito lang po, sa baliwag. Pakita ko lang po paano. Yan, kawawa naman si ate, oh. Yung lagi ko nakikita sa may highway yun eh. Ayan, yung medyo naabutan po natin ng konti. Nakawawa naman, nagbali ang buto. So ito na, BPI. Stop na tayo. Medyo traffic. Dito siya yung Mio. Ayan, under din po sa wakas yung Mio. Alos matagal na rin kung di napapa-under yung Mio. Nag-ano na nga po eh, yung battery. Discarga. Ayan, pila na tayo doon. Ba ng pila? Hindi ko lang po alam kung isa lang pila nung deposit. Ayan mga kapudi, nandito na po tayo sa bahay at ayan na restart na po tayong ayusin yung ating mga pinamili. So ayan, pakita ko po. So ito na po yung ating pinatanggal ang bangus, yung laman sa loob. Nugasan ko na po siya ng 3 beses at ayan, strainer ko po para madrain po yung excess water. Tapos dito, ayan, napasin nyo, may konti pa po akong toyo doon sa may bote, so isinama ko na dyan. At tadagdagan pa po natin yan. Daligan natin ng toyo, kalamansi, paminta. At imamarinate natin itong mga bangus na to, yung mga balat ng bangus. Para po may lasa na o flavor yung ating mga katawan ng bangus sa relleno. Tapos ngayon, inugasan ko po yung mga laman ng ating bangus. So napansin nyo, may mga yellow-yellow pang buo. Kasi po, kanina, 3 times ko siyang hinugasan dito sa tubig gripo. At yung mga natunaw na yelo na binili ko na nakasukot ng yelo, yung tigpa 5 pesos, ay di po ba medyo natunaw na siya. So yun po yung ginamit ko na huling banlaw. Para po mapanatili yung pagkasariwa ng ating bangus. Kasi po may pinuntahan pa po kami kanina. So para iwas bilasa yung isda, bumili po ako ng 3 yelo. Bawat supot, tilagyan ko po ng yelo. So, ang tendency po ng yelo ay, syempre po, habang nasa biyahe, medyo matutunaw. So, malamig pa rin po siya at may konti pa siyang yelo. Yun po yung huling banlaw na ginawa ko sa ating bangus. Laman ng bangus. Tumali na rin po tayo ng mga mantika na gagamitin sa pagpiprito ng relleno ng bangus. Yan, additional na toyo. Kahit anong brand ng toyo, pwede. Ako po naglalagay ng tomato paste. Yan. Pero pagka hinahaluan ko po ng giniling na kaninang baboy, ayan, tomato paste at tomato sauce, tapos meron po siyang rino. Isa po ako gumawa ng ano. Pero ngayon po ay classic na ano, na rellenong bangus. So ayan, papadagdag flavor po yung tomato paste. Pwede rin po yung tomato sauce. At bumili po ako ng ayan, green peas at saka itong pasas. Ayan. Ito po ay 1/4. So, 1/4 na green peas. Tapos tomato sauce. Tapos, ayan na. Andito na yung aking... Ano, mahal po ng gulay ngayon? Nag-uulam kasi eh. Ayan. Kailangan po natin ay 2 carrots. O carrots. Ayan. Excuse po sa hindi gumagamit ng bechin. Ayan. Kung hindi po kayo gumagamit, pwede po kayo hindi maglagay. So, ito po ay... Ayan. Meron po ditong... Kasing ano... pipino at saka mga mansanas na bigay ni Tito ay gagawin kong salad. So bumili na po ako ng lettuce at mayonnaise na lang po. So ayan, kalamansi, kailangan po natin yan sa pag-marinate ng
mga katawan ng bangus at itadagdag natin yung ibang kalamansi sa paggigisa ng mga laman naman ng bangus na tinanggalan na ng tinik. So ayan, basic lang po, bell pepper, patata, sibuyas, bawang. Itong kamatis, ala po yan. So sawan po ng ulam namin yan. So sinanay po hindi mabubuhay ng walang kamatis, kaya bumili ako ng ilang paraso, eh ang mahal-mahal po ngayon. So yun lang po. So ayan po yung mga basic na kailangan natin. Ayan, pinagsama-sama ko na. So ito, sa palengke ko lang to binili, pero ito mo, SM bonus pa. Oh. Madalang lang po kasi makabili ng ganyan eh. So, ayan. So, ayan. Patakan natin ng toyo. Pang marinate lang po. So, yung pagbababaran din ito ay pwede nating i-strainer at ilagay dun sa laman para pag pinakulo po siya ay yun po yung ating pangpalasa. Kasi hihimayin pa lang po yung laman ng ating bangus. So, ayan. Pigayin na natin yung ating mga kalamansi. So, lagay ko po ay 10 lang. 10 kalamansi. So, ayan. Ang hirap lang. Walang taga-piga at taga-video. So, ang iklase na po si Mark Dennis. Si doktora naman ay nasa kwarto. Tulog po ata. So, ayan. Nagugas naman po ako ng kamay. Ayan. Excuse po. Tatlong beses ako nagsabon. Ayan. Piga-piga tayo. Ayan. Ayan natin ng ilaw. Ayan. Medyo madilim pala kanina. Walang flash. So, ayan. Pigayin natin lahat. Tapos, imamasage lang po natin yan for 30 minutes at hayaan natin makamarinate muna sa loob ng rep para tumalab yung ating mga toyo kalamansi at saka muna natin uli ipipreserve. Dahil ang asikasoy naman natin ay yung laman ng bangus. Papakuluan po natin. Tsaka po natin hihimayin. Tatanggalin yung mga tinik. Tsaka natin hihiwain yung mga sangkap. At igigisa. Tsaka po natin uli palalamanan to. Yun nga lang po ang hirap sa relleno. Matrabaho. So ayan, massage. Massage. Para yung iba ay magkaroon. Ayan. Siguro po mga apat na beses ko po yung i-flip para po yung sure na lahat ay magkaroon. So, wag po kayo mag-alala kung matanggal po yung ulo ng bangus kasi pag pinalaman po natin yan at ibinalot siya down ng saging, lalagyan nyo po ng patigas yan na stick po ng ano, barbecue stick sa loob para po dumiretso po yung ating bangus. So, ayan. Nagkaroon na po yan. Flip pa po uli natin. Ang isa pa. Para sure na magkaroon ng marinate. Yung iba nating bangus. So, tapos natin yun ay nasa ilalim na. Pagta natin. Ito naman pa ilalim natin. So, yan. Pwede po kayong magguantes ng plastic sa kamay kung gusto niyo. Pero ako po kasi sa to lang po, mas convenient po ako magluto ng nakakamay talaga. Basta hugas lang po talaga tayo lagi ng kamay. Yan. Tapos, yan naman po ay igigisa pa natin, tsaka ipipirito pa. Kaya kahit pa paano ay sure na patay ang mikrobyo. So, ito ay iset po muna natin sa refrigerator. Ayan, ng 30 minutes. So, yan mga kapudi. Yung pong pinagmarinita ng ating mga balat ng o buong katawan ng bangus ay ni-strainer ko at dyan ko po pinaago sa ating laman ng bangus para po pag pinakulo natin ay may flavor na po yung pinakalaman niya. At dinagdagan ko po ng konting asin ngayon. Ayan, pandry na po natin kalan at hayaan po natin na medyo maluto yung ating laman ng bangus at saka po natin hihimayin at tatanggalin yung mga tinik. I-strainer po natin yan. So, ako kukunin lang po natin ay magkaroon ng konting lasa yung ating mga laman ng bangus. Total ay igigisa pa rin po natin siya kasama ng ibang mga gulay. So, ayan mga kapudi, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog at abangan nyo po yung part 2 kung paano po natin i-assemble, iluluto ang ating rellenong bangus at samahan nyo po ako mag-deliver at ayan, ibablog ko po dahil nakamiyo lang po kami ni Mr. Makakapag-video po ako ng maayos. Para po, ayan, makita nyo po yung ibang mga customer ko na mga umorder sa akin at i-deliveran ko. So, ayun po. Thank you po mga kapudi.
Patuloy po sana kayong sumuporta at umantabay at manood ng aking mga video. So, ganito lang po. Dobling ingat po tayong lahat at God bless. Dobling ingat po tayong lahat at God bless po. Ayan, nabulol pa. So, ayan mga kapatid, nakita nyo, kumukulo na siya. At tinakpan ko po yan ngayon ay binabaliktad ko na. Mga 2 minutes pa po ay i-strainer ko na po para lumamig po siya bago natin himayin.